Bong Hermosa po para sa Kaalamang Yaman, Kawikaan 27, 23 hanggang 24. Magmasipag ka na alamin mo ang kalagayan ng iyong mga kawan at tignan mong mabuti ang iyong mga bakahan sapagkat ang mga kayamanan ay hindi magpakailanman at namamalagi ba ang putong sa lahat ng sarit-saling lahi? Kumusta na kaalyado? Narito tayong muli sa Kaalamang Yaman dito sa paborito nating tambayan, Entre Pinoy Special. Pag-usapan natin ngayon ang kahalagahan ng financial monitoring. Napakahalaga ng pagmomonitor ng kung ano meron tayo. At paalala ng ating talata, dapat maging masipag tayo sa pagmomonitor ng ating mga ari-arian. Ang financial monitoring is a regular review of our finances. Regularly, meron kang up-to-date report ng iyong financial situation. Mahalaga yan kasi sa financial monitoring, dyan mo nakikita ang progress ng iyong financial matter. Ang iyong financial health, financial security, financial strength, kahit yung financial difficulties or financial burden, madidetect mo pag ikaw ay nagmo-monitor ng iyong finances. Napakagaling dito ni John Rockefeller, ang first billionaire on the face of the earth. Lahat ng pumapasok sa kanyang pera at lumalabas ay lagi niyang nire-record. Simula pagkabata hanggang siya ay tumanda, si John Rockefeller ay laging naglilista ng kanya pong mga income, mga gastusin, sinusulat niya. As in, lahat ng pera na lumalabas, isinusulat niya. At pati na rin lahat ng pumapasok na pera sa kanya, isinusulat niya. Inililista. At dahil dito, namomonitor niya. Kaya nga naman, dumami ng dumami ang kanyang pera hanggang siya ay naging first billionaire on the face of the earth. Yan po si John Rockefeller, na master niya ang financial monitoring, kaya yung kanyang asset lumago ng lumago at ang buhay niya'y umunlad ng umunlad. Iyan ang paalala ng Kawikaan 27, 23 hanggang 24. Maging masipag tayo na alamin ang kalagayan ng ating mga kawan at tignan nating mabuti ang ating mga bakahan, ang ating mga asset. I-monitor natin kaalyado. Malaking tulong yan sa ating inventory, financial evaluation, analyzation to bring you to healthier financial condition. Simulan mo na ngayon kaalyado. Malaki ang epekto niyan sa iyong financial strategy. Check yan. It will help you a lot to predict your financial future. At magiging organized ka sa paghawak ng iyong pera. Lalago ng lalago ang inahawakan mo. Uunlad ka ng unlad. At isa pa, matututo kang mag-manage ng mga bagay na hinahawakan mo. Kaya nga naman ang paalala ng Kawikaan 27-23, magmasipag ka na alamin ang kalagayan ng iyong mga kawan. Sipagan mong mabuti na alamin ang kalagayan at tignan mong mabuti ang iyong mga bakahan. Kalyado, pag sinipagan mo, tatatag ka ng tatatag. Ikaw na ang susunod na milyonaryo. Kung kailangan mo ng tulong, tawag ka lang. Narito lang kami at handa kaming ipanalangin at tulungan ka. Ito po si Bong Hermosa para sa Kaalamang Yaman. Hanggang sa muli, God bless and bless God.